Ah, pag-usapan naman natin. Nako, ito gusto ko itong topic na ito. Okay na bang pag-usapan natin ang anti-government? Ayo, palakpakan. Gandang issue ito, yung anti-government. Ay nako. Pasensya ka na, ano ha, Mark, Models of Manila, I love you so much, pero pag-uusapan natin to eh. Kasi ikaw naman, sabi ko sa'yo eh. Kasi nga oh, kahapon, meron no akong binitawang mga pambabara dun sa Chupaw Tito. Kung hindi nyo pa ho napanood yun, panoorin nyo ho yun ha. Yung Chupaw Tito at saka yung Kushan, okay, panoorin po natin yon. Eh, nung meron po akong sinagot at pinaliwanag ko nga o sa kanila na ang dahilan nitong Team Patay Gutom ba yun? Sige, tawagin na lang natin Team Patay Gutom. Nakalimutan ko si lagi. At Team Tugon. Ah, yan. Team Tugon. Okay? Ang issue daw nila, kaya ensimada lang kasi hindi daw makakakain yung mga matatanda ng kaldereta. Woo! Hindi ko kinaya yung utak nun, ha? Totoo, hindi ko talaga kinaya. Oh, pangalawa, kesyo, ano daw, alas dos daw sila. Kahit hindi naman niya alam na may alas 12. Tinanong nga siya kung, sabi niya, hindi nga ako sure kung may alas 12. Daldal ka ng daldal, di ka naman pala sure. Diba? Pangatlo, pribilehyo daw sa kanila yon bilang vlogger. At ang sagot nga natin, yan ang problema ko sa inyo. Kasi ang babaho ng tingin ninyo sa inyong sarili at sana iangat nyo naman po kasi yung level ninyo pagdating sa vlogging. Ang problema kasi sa inyo, ang akala ninyo ay ganyan-ganyan lang. Minsan, talagang ganyan-ganyan ang turing sa inyo kung kayo mismo ang turing nyo sa sarili nyo ay ganyan. Okay? Jocelyn Calanta, maraming salamat po. Maraming salamat po. Merry Christmas din po. Alam nyo, ganito lang eh. That is not what you call humility. That's false humility. Ang tunay na pagiging humble ay sisiguraduhin mong alam mo kung asang posisyon ka. Kung ano yung magagawa mo. Ito ha, kasi tayo mga Pilipino, etong tingin natin sa humility. Okay? Makinig kayo. Yung humility, yung kunwari, meron kayong sa kumpanya. Kunwari, nagmi-meeting kayo. Dahil humble ka, even if meron kang alam na mas tama, na meron kang alam, hindi, humble ako. I will not suggest, ganito lang ako. Yun ang tingin nating humility. That's not humility. Sa katunayan, ang tawag diyang kayabangan. Alam nyo kung bakit. Kasi, kunwari, tinanong kayo sa kumpanya nyo, okay, nag-discuss yung boss nyo, this is what we gonna do, blah, blah, blah. Do you have any suggestion for 2023? For next year, do you have any suggestion? Ikaw, may alam ka. Alam mo kasi nakakausap mo yung mga tao na ganito. May alam ka, pero yung humility mo, pasensya na. Ayoko magsalita. Humble lang ako. Even if you know the answer, hindi humility ang tawag doon, kayabangan ang tawag doon. Alam mo kung bakit? Mayabang ka na ayaw mo sabihin yung sa tingin mo tama dahil ayaw mong mapahiya na baka mali. Gets mo? Hindi humility ang tawag doon. False humility ang tawag doon. So ganun din ho pagdating sa bilang isang vlogger. Pag vlogger ka at meron kang sa tingin mo ambag. At sasabihin mo, hindi. Ano lang kami, it's our privilege. Hindi ho humility tawag doon. Nagpapaka-humble kuno ka lang para tawagin kang humble. Pero in reality, natatakot ka lang kasi na ipakita yung alam mo na baka mapahiya ka. Hindi ang tawag doon, kahambungan. Alam mo kung bakit? Natatakot ka eh. Natatakot ka na mapahiya eh. Hindi, kung ikaw ay humble, handa kang maikorek. Diba? O, papakita ko sa inyo ha. Ito yung sinabi, sagot ni Models of Manila sa akin. Okay? Pakita ko lang. Kasi si Banat Bay,
tsaka si Maharlika, panay pangaral nila dito sa mga vloggers ng Team Tugon. Eh? Ang ginagawa lang naman, pinagtatanggol ang Pangulo. Yun lang naman ang ginagawa nila sa mga vlogs nila. Kinakalat yung mga magagandang ginagawa, pinagtatanggol, pero sila yung punterya. Leo Olazo, maraming salamat. Mahal ko to si Mark, ha, kaibigan natin. Pero ganito lang ho, kasimple yan, Mark. Ha. Hindi ho namin pinapangaralan ang mga vlogger kung ano diskarte nila sa buhay nila. Okay? O kung anong klaseng content ang iko-content nila. Ang problema kasi, may po na si Maharlika sa OPS. May po na si Pebbles sa nangyari sa Malacañang. Ang puna nila, it's the treatment of Malacañang to the vloggers comparing to the media. That's the main issue. Okay? Ilatag muna natin, yun ang main issue. Ano ang ginawa nitong mga team patay gutom? Instead na tumahimik, pinakinggan, ano ginawa? Inatake si Maharlika at si Pebbles. Inatake nila. Di ba? Eh yung mga sinasabi naman ni Maharlika at saka nila Pebbles ay lehitimong reklamo doon sa OPS. Naintindihan ho natin? Lehitimo yung reklamo nila. Parang tila binaligtad ata ni Mark na ang inaatake ko daw at si Maharlika ay itong mga vlogger. Kaya kami umatake, o kahit ako, umaatake ako dahil mali yung kanilang argumento na ibinibintang dito kay Maharlika. Kasi ang sinasabi ni Maharlika, ang problema yung treatment ng OPS sa kanilang mga totoong tumulong sa kampanya ni Marcos. Tapos inatake nitong mga vlogger ni Marcos si Maharlika. Ngayon bilang outsider, pinaliwanag ko na mali yung pag-atake nitong mga Team Tugon kay Maharlika. Hindi ho other way around na naunang umatake si Maharlika doon sa mga vlogger. Naintindihan nyo? Sinasabihan sila na dapat ganito kayo. Dapat mataas tingin nyo sa sarili nyo. Dapat huwag kayong ganito. O dapat magkaroon kayo ng kahihiyan na ganito. Ang punto ko lang dyan, guys, ha, anong karapatan nila para pagalitan yung mga vloggers na yun? Diba? May sarili nilang vlog, yun pakialam ba nila? Diba? May mga vlog kayo, di yun ang pakialaman nyo. At saka si Banat Bay, saka si Maharlika, they had their chance. 6 na taon silang nagde-defend ng Malacañang. And they were really good at their job, sa totoo lang. O ngayon, panahon na nitong mga bata na to. Sila na yung nagde-defend. Diba? Si Banat Bay, saka si Maharlika, aminin man nila o hindi, eh kumabilang ilog. Eto si Maharlika, I cannot answer for her. Ah. Ako, kumabilang ilog? Ako? Sandali. Matagal na po akong may reklamo kay Marcos eh. Parang nakalimutan mo ata. Nagsama pa nga tayo eh. Paano ako kumabilang ilog? Hindi, di ba? Hindi man ho ata ako nagpunta, kahit kailan kay Marcos. At unang-una, Duterte supporter ako ever since hanggang ngayon. Paano ako nagkabilang ilog? Paki-explain? Hindi, isang ilog ho ba yun? Hindi, sa totoo lang ha, ako nagtatanong lang din kay Marlika, hindi ko siya masasagot. I will answer for myself. Hindi po ako nagkabilang ilog. Magkasama pa nga tayo sa ilog na to eh. Ikaw ang pupunta niyo sa ilog na yan eh. Pasensya na Mark ha. Love you! Ikaw napunta sa kabilang ilog eh. Kami, itong mga banateros na ito, iskonyang kami, Duterte supporter kami, iisa yun eh. Diba? Kaya nga kami nag-isko. Kasi nga, nakikita namin yung diskarte ni Pangulong Duterte kay isko. Tama mali. Yung pagiging matapang niya, magiging
magaling niya, mabilis kumilos. Nakita namin kay Isko yun eh. Di ba? O hanggang ngayon, nandito pa rin kami. O, di ba? Binanatan niya natin sabay-sabay nun si Pangulong Marcos. Ah, si, tama, si Marcos noon. O, eh, ikaw yung nagpunta dyan. Tapos kami pa nagkabilang ilog. Anong labo naman nun, Brad? Mark, huwag ka ng content. Pag bagong gising ka... Huwag yung akin yan! Ikaw naman, boss dada. Hindi. Ako, nililinaw ko lang sinabi ni Mark, ha? Kasi natawa lang ako nung sinabi niyo nagkabilang ilog. Parang hindi naman. Kasi mula noon, ganito na tayo kay Marcos noon. Tama mali. Kayo mga nandyan, naging Marcos ba kayo noon? Basta ako, hindi. Oh, hanggang ngayon, hindi pa rin. Oh, ikaw, di ba isko ka? Ba't na kay Marcos ka na ngayon? Sino nagkabilang ilog? Balik ka na. Come to Papa. Come to Papa. Hoy! Psst! Pwede ho bang ano? Ano naman natin? Malay mo naman, babalik din yan si ano? Si Mark. Sabihan natin siya, Mark, balik ka na dito kay Isko. Come to Papa. Diba? Kumabilang ilog na. Sila na yung parang naging kalaban na na dinedefend nila dati yung Malacanang against. Dali, magkaiba na ho yun. Iba na yung Malacanang ngayon at saka iba yung Malacanang noon, ha? Yung dati kay Pangulong Duterte, ngayon kay Marcos na. Magkaiba ho yun. Magkaiba, sir. Magkaiba. Sila na yung role ng ganun. Diba? Sila na yung sinisiraan yung gobyerno na bakit hindi na lang sila magpangulo. Ganun na yung mga dating linyahan nila eh. Sa kanila ko lang din natutunan yun. Ba't di na lang kayo magpangulo? Ba't pa ang dami yung alam? Ba't di na lang kayo tumulong sa gobyerno? So parang ganun. So nandun na sila, nandun na yung role nila. Okay. Hanggang dyan na lang. Hindi na natin totodo. Kawawa naman si Mark. Eto.